Magandang araw mga ka-opangs! Halina't inyong pakinggan ng mga kapanapanabik na kwentong pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video. At i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Si Jeff pala ang kinuha ni Harbs na best man sa kasal niyo, no? Nag-angat ng tingin si Madeline nang lumapit si Ate Nika habang chine-check niya ang mga invitation card na dinala sa bahay nila ng araw lang din na iyon. Sa sobrang abala sa ginagawa, ay hindi niya namalayan ang paglapit ng kapatid. Hawak nito ang isang kopya ng invitation. Kilala ng kanyang Ate Nika si Jeff dahil sa iisang university nag-aral ang mga ito. Alam din ng ate niya kung gaano niya kagusto si Jeff noon. Laman kasi ng kanyang account ang mga picture nila ni Jeff. Siya kasi ang pinakamalapit na kaibigang lalaki ni Harbs. Paliwanag niya. Eh, sino tong maid of honor mo? Candy Arroyo? Siya ba yung ex ni Harbs? Usisa ni Ate Nika. Tumango siya kasabay ng pagbuntong hininga. Nakausap ko na siya at wala naman daw problema kay Harbs. Siya ang napili ko kasi siya lang ang pinakamalapit kong kaibigan na babae. Bakit mo pala alam ang tungkol kay Candy? Bakit hindi mo tanungin si na Mami at Ninang Heart? Balik na tanong nito. Tuwing maglo-long distance call sila sa akin noon, eh wala silang bukang bibig kundi ang dahilan ng paghihiwalay ni na Harbs at Candy. At alam ko, ikaw yun dahil sa sobrang selos sa'yo nung girl. Hindi na kumibupa si Madeline. Well, mayroon nga talaga siyang dapat pagselosan. Pagpapatuloy ng ate niya. Nabanggit ni Ninang Heart na almost 2 years din ang naging relasyon ni na Harbs at Candy. Mads, may tatanong ako sa'yo. Gusto mo ba talagang pakasalan si Harbs? Ha? Gulat na napatingin siya sa kapatid. Gusto mo ba talagang pakasalan si Harbs? Ulit nito. Ang totoo niyan, noong una talaga ay naguguluhan ako. Pag-amin niya. Hindi ko alam kung tama nga ba ang naging desisyon ko. Pero every time na naaalala kong umuo si Harbs sa harap ng Lola Mayet, at sa mga magulang natin, hindi ko mapigilan ng sumaya. Sa tagal ng pagsasama namin ni Harbs, ngayon lang ako naging masaya. Sa tingin mo ba, ganyan din ang nararamdaman ni Harbs nang pumayag siya sa kagustuhan ni na Mami? Tanong pa nito na para bang may ibang ipinahihiwatig. Hindi nakaimik si Madeline. Maski siya ay nagtataka kung bakit pumayag si Harbs sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Ang bilis nga talaga ng pangyayari. Kahapon lang ay mag-best friend sila. Ngayon ay engaged na. At bukas ay mag-asawa na sila. Minsan, iniisip niya na para siyang nakasali sa isang car race at kailangan niyang magbadali. Pero minsan ay iniisip din niya na parang gusto niyang pumreno dahil natatakot siyang bumangga sa pader na balang araw ay labis niyang pagsisisihan. Hindi nga lang niya alam kung paano huminto, ganoong habang unti-unting nalalapit ang kanilang kasal, ay tila nabubuo na ang damdamin ngayon lang nagising sa kanyang kaloob-looban. Ano ang naging reaction ng kaibigan mong si Candy nang malaman niyang ikakasal na kayo ni Harbs? Usisa ni Ate Nika. Masaya naman siya. Tugon niya sabay ngiti. Wala na rin naman daw problema. Ganon din naman kay Harbs. Wala nga ba talagang problema? Tinitigan siya ng Ate Nia. May oras pa naman, Mads. May oras pa para umatras ka. Umatras? Gulat na napatingin siya sa kapatid. Umatras! Paglilinaw ni Ate Nika. Hindi pa naman huli, Mads. Hindi ko kaya, ate. Hindi mo kaya? Bakit?
Ano kasi, ma? Untag nito. Mahal ko na si Harbs, ate. Pag-amin niya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng kapatid dahil sa inamin. Maski siya ay nagulat sa ipinagtapat. Pero sa ginawa, pakiramdam niya ay natanggal ang malaking bara sa kanyang lalamunan, kaya biglang guminhawa ang kanyang paghinga. Sa tingin mo, mahal ka rin niya? May mahihimigang kaunting inis sa boses ng ate niya. Hindi na siya kumibo at yumuko na lamang. Nahulog na siya sa malalim na pag-iisip, kaya hindi na namalayan na lumabas na pala ng kwarto ang ate niya. Lalo lamang tumindi ang pag-aalala niya dahil sa mga sinabi ng kapatid. Bakit nga ba pumayag si Harb sa kasal? Ganoong wala naman itong dapat panagutan sa akin. Napilitan nga lang ba siya? O may malalim na dahilan na hindi ko alam? Tanong niya sa sarili. Saksi siya nang makipag-break si Candy kay Harbs. Saksi rin siya kung paano nasaktan si Harb ng husto. Madali lang sabihin ang mga salitang okay lang ako, pero ang totoo ay hindi naman talaga ganoon kadali ang makalimot sa 2 taong pinagsamahan ng mga ito. Ano ba kasi talaga ang tumatakbo sa isip ni Harbs? Bakit ito pumayag na makasal sa kanya? Maski siya ay hindi alam ang sagot. Tumayo na si Madeline mula sa kinauupuan. Plano niya ngayon ipamigay ang mga invitation card sa mga taong gustong imbitahan sa kasal nila ni Harbs. Kasama sa pupuntahan niya ang bahay ni na Candy. Naghanda na siya sa pag-alis. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng mami niya. Kina Candy po, mami. Tugon niya. Gusto ko po kasi na personal kong maibigay sa kanya yung invitation. Iha. Nagkamot sa ulo ang mami niya. Sigurado ka bang gusto mo siyang imbitahan sa kasal niyo ni Harbs? Tapos siya pa ang napili mong maid of honor. Pati ba naman kayo ay yan ang sinasabi sa akin? May himig na inis niyang wika. Best friend ko rin po si Candy, mami. Si Harbs nga si Jeff ang kinuhang best man. Alam niyo naman na si Jeff ang dahilan kaya ako naglasing noon. Hindi na kumibo pa ang mami niya. Iyon na ang pagkakataon niya para magpaalam. Hinalikan niya ang ina sa pisngi bago lumabas ng bahay. Hindi siya tanga para hindi maintindihan ang gustong iparating ng mami at ate niya. Pero desisyon niyang maging maid of honor si Candy. Kahit doon lang sana ay masunod ang gusto niya. Naisipan niyang mag-commute patungo sa bahay ni na Candy. 2 sakay lang naman ang layo ng bahay nito, kaya mapapamahalang kung magtataksi siya. Pumara siya ng jeep at sumakay roon. Nasa loob ng dala niyang shoulder bag ang invitation card. Pagkalipas ng halos kalahating oras, ay bumaba si Madeline at lumipat sa isa pang jeep. Manong para po! Malakas na sabi niya sa matandang nagmamaneho ng 2 jeep na sinakyan. Inihinto naman ng matandang lalaki ang sasakyan sa kanto. Dali-dali siyang bumaba. Napatingala siya at napansin niyang medyo makulimlim ang kalangitan. Kanina namang umalis siya ng bahay ay tirik na tirik ang araw. Nagpatuloy si Madeline sa paglalakad patungo sa bahay ni na Candy hanggang sa mapansin niya ang isang pamilyar na kotse na nakatparada sa tapat ng gate. Ang gulong ng naturang kotse at maging ang maliit na gasgas sa gilid ay kilalang kilala niya. Para makasiguro ay nilapitan pa niya ang kotse at sinubukang silipin ang loob. Kay Harbs nga ang sasakyang ito. Kung nandito ang kotse, ibig sabihin ay nandito rin siya. Pero bakit? Anong dahilan? Bakit siya nandito?
na itanong niya sa sarili. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig na bumukas ang gate. Dali-dali siyang nagtago sa pader kung saan may mga nakatanim na santan. Nagsumiksik pa siya sa mga halaman kahit na alam niyang maraming langgam doon. Lumabas si Candy, kasunod si Harbs na masayang nag-uusap. "Sigurado ka ba?" tanong ni Candy. "Oo naman." Nakangiting tugon ni Harbs kasabay ng pagbukas ng pinto ng sasakyan para kay Candy. Ganoon din ang ginagawa ni Harbs noong mag-on pa ito at si Candy. Hindi na naiwasan pa ni Madeline na pagmasdan ang mukha ni Harbs habang patungo sa driver's seat. Mukha siyang excited na isaloob niya. Nang umalis na ang sasakyan ni Harbs sa lugar na iyon, ay saka siya lumabas sa pinagtataguan. Malayo-layo na ang kotse nang mapansin niya ang 10 taong gulang na pinsan ni Candy. Nakatingin ito sa kanya. Kilala na niya ang bata dahil madalas sila noon ni Harbs na pumunta sa bahay ng mga ito. "Nakakatakot ka naman dyan, MJ," sabi niya sa bata. "Ikaw kaya ang nakakatakot?" Anito, saka nagkamot sa ulo. "Bigla-bigla ka nalang lumilitaw, ano po ba kasi ang ginagawa mo dyan?" Sa halip na sumagot, ay muli niyang sinulyapan ang kalsada kung saan dumaan ang sasakyan ni Harbs. "Si Ate Candy ba ang kailangan mo?" tanong ng bata. "Nahuli ka na nang dating, kaalis lang niya kasama si Kuya Harbs. Hindi mo ba sila nakita?" "Saan sila pupunta?" "Ang dinig ko sa mall," tugon ni MJ. "Sa mall? Anong gagawin nila doon?" "Ano po ba ang ginagawa sa mall?" Piloso pong sabi nito. "Siyempre may bibilhin, mamamasyal, manonood ng sine, o di kaya magde-date." Naningkit bigla ang mga mata ni Madeline sa sinabi ng bata. Parang nagpanting din ang kanyang mga tenga. "Ang bata-bata mo pa, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo?" Inis na si Tania. "Hindi mo ba alam na ako ang mapapangasawa ng lalaki kasama ng pinsan mo? Tapos sasabihin mong magde-date sila?" "Ano po bang sinabi ko?" Nagkamot uli sa ulo si MJ. "Masyado ka po kung makapag-react. Gutom ka ba? Halika, pumasok ka na. Nagbe-bake ang mama ko ng cake." "Hindi ako nagugutom," tanggi niya. "Aalis na ako. Ito pala yung invitation card sa kasal namin ni Harbs. Pumunta ka ha, kasi ikaw ang napili naming ring bearer." "Okay po," tugon ni MJ saka tinanggap ang invitation card. Nagpaalam na si Madeline. Hindi na niya nilingon si MJ. Tumakbo siya patungo sa main road at pinara ang unang taxi na dumaan. Ibinigay niya sa taxi driver ang pangalan ng isang sikat na mall na posibleng puntahan ni Candy at Harbs. "Sana tama tong pinuntahan ko," usal ni Madeline sa sarili habang pababa ng taxi. Halos mabali ang kanyang leeg sa paglinga sa paligid habang papasok sa mall kung saan siya nagpahatid sa taxi driver. Alam niyang hindi tama ang kanyang ginagawa. Hindi naman nasundan niya si Candy at Harbs at pag-isipan ng hindi maganda. Para lang kasing may gusto siyang makita at malaman. Hindi pa nga lang niya alam kung ano yon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at paglinga-linga hanggang sa mapansin ang 2 pamilyar na nilalang na pasalubong sa kanya. Bigla siyang nagtago sa likod ng manikin na nakadisplay malapit sa kinatatayuan. Sa sobrang pagmamadali, ay napayakap siya sa manikin. Dumaan si Candy at Harbs sa harap niya nang hindi man lang siya napapansin. Narinig niya ang masayang pag-uusap ng 2. Hindi rin nakatakas sa kanyang pansin ang pagngiti ni Harbs.
Bagay na hindi na niya nakikita nitong mga huling araw na magkasama sila. Wala namang ginagawang masama sina Candy at Harbs. Pero nang makita kung gaano kasaya ang dalawa, ay hindi niya naiwasan ang masaktan. Miss, okay ka lang? Naagaw ang atensyon ni Madeline ng babaeng nakatayo sa harap niya. Kung hindi siya nagkakamali, empleyado ito ng mall dahil sa suot na uniform. Noon lang niya napansin na nakatingin pala sa kanya ang ilang tao sa paligid. Ang iba ay nagbubungis-ngisan habang ang iba ay nakatunganga sa kanya. Saka na rin niya napansin na ang manikin na yakap niya ay isang lalaki at ang suot lang ay brief. Miss, gusto mo ba yan? No. Todo iling siya. Sa bilis at rahas, kulang na lang ay matanggal ang kanyang ulo. Mabilis din niyang inayos sa dati ang manikin. Halos itago niya ang kanyang ulo habang palayo sa lugar na iyon dahil sa sobrang kahihiyan. Malayo-layo na rin si Madeline sa lugar na iyon nang magpakawala siya ng malalim na hininga. Pagkatapos ay saka siya nagpalingalinga uli sa paligid upang hanapin sina Candy at Harbs. Nasa naman ngayon? Napapakamot siya sa ulo habang naglalakad. Nasa tapat siya ng isang jewelry shop nang muling makita ang dalawang nilalang na sinusundan. Daig pa niya ang isang ninja at patiyad na nagtungo sa main entrance ng tindahan. Mula sa salaming dingding ng shop ay sumilip siya sa loob kung saan naroroon sina Candy at Harbs. Nagtatawanan ang dalawa habang pumipili ng alahas. Ito Harbs, maganda to! Ani ni Candy habang hawak ang isang singsing. Gusto ko to! Natigilan si Madeline sa narinig. Bibilhin ba talaga ni Harbs ang singsing na iyon para kay Candy? Pero sandali, may something ba ang dalawa na hindi niya alam? Umiling-iling siya. Sana ay nagkakamali lang siya sa naiisip. Sa pagkakaalam niya ay may bago nang manliligaw si Candy. Hindi na siya nakatiis pa. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa loob ng dalang bag. Saka mabilis na idinayal ang number ni Harbs. Nakita niyang dinukot ni Harbs ang cellphone nito sa bulsa nang maramdamang nag-vibrate iyon. Oh, Madeline! Bungad nito sa kabilang linya. Busy ka ba? Oo eh, bakit? Bakit? Nasaan ka? Tanong niya habang patuloy sa pagsilip sa kinaroroonan nito at ni Candy. Sa mall, tugon ni Harbs. React niya. Pupunta ka pala sa mall? Hindi mo sinabi. Sana sumama ako sa'yo. Sabi mo kasi aasikasuhin mo ang mga invitation card ngayon, diba? May kasama ka? Tanong niya. Biglang napahinto si Harbs at napatingin kay Candy. Wala. Pagsisinungaling nito. Wala akong kasama. Natigilan si Madeline. Para siyang binhusa ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon kaya bigla siyang nangatog. Hindi na siya nagsalita pa at pinatay na ang kanyang cellphone bago inis na tiningnan sina Candy at Harbs. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang security guard. Opo, Manong. Tugon niya. Saka pinahid ang luhang hindi niya namalayan na tumulo na pala mula sa kanyang mga mata. Nagdesisyon siyang umalis na sa lugar na iyon. Damang-dama niya ang pananakit ng dibdib dahil sa pagsisinungaling ni Harbs sa kanya. Pakiramdam niya ay may libo-libong pana ni Cupido na isa-isang binubunot sa puso niya. Masakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa kaysa noong binasted siya ni Jeff.
Naisipan niyang maglakad-lakad muna at hayaan na lamang ang mga paa kung saan mang parte ng mall siya dalhin ng mga iyon. Laglag ang mga balikat niya habang nakatingin sa kawalan. Nawala na siya sa direksyon na pupuntahan dahil pakiramdam niya ay para na siyang ligaw na kaluluwa na gumagala sa mall na iyon. Walang nakakapansin, walang nakakaramdam, at walang nagtatakang magtanong kung ano ang problema niya. Kilala ko nga ba talaga ang lalaking papakasalan ko? Tanong niya sa sarili. Wala nga ba talagang problema? Alam niya sa umpisa pa lang na may mali sa pagpayag nila ni Harb sa kasal na gustong mangyari ng kanilang mga magulang. Alam din niya noon pa ang tungkol kina Candy at Harbs. Hindi naman talaga madaling kalimutan ang 2 taon na pinagsamahan ng 2. Napilitan lang ba si Harbs kaya pumayag itong magpakasal sa kanya? Tuluyan ang napahagulhol si Madeline. Pinagtinginan siya ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman tumakbo siya palabas ng mall at natuklasan niyang malakas ang buhos ng ulan. Parang pati ang kalangitan ay nakikiramay sa nararamdaman niya, kaya pati ito ay umiiyak din. Tumakbo siya nang hindi alintana ang malakas na ulan. Hindi na rin niya naisipang sumakay man lang pa ng taxi. Takbo, lakad, iyak. Iyon lang ang ginagawa niya. Nagbabaka sakali siyang matanggal ng ulan ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit. Sobrang sakit na parang ikamamatay niya. Nakarating si Madeline sa bahay nila na takbo at lakad lang ang ginawa. Basang-basa siya pero wala siyang pakialam hanggang sa pumasok siya sa bahay nila. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Ate Gloria nang makita siya. Diyos ko po, anong nangyari sa'yo? Bulalas nito habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Si Mami, matamlay niyang tanong. Nasa loob, tugon nito. Nandyan din ang ninang heart mo. Okay po, tamang-tama. Aniya. Pumasok siya sa loob. Tumutulo sa sahig ang tubig ulan na nanggagaling sa kanya. Alam niyang nasa living room ang ina at si Ninang Heart. Pinag-uusapan na naman ang tungkol sa kasal nila ni Harbs. Pero hindi muna siya roon tumuloy. Nagtungo muna siya sa kusina kung saan naghanap siya ng 2 kandila at 1 posporo. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ate Gloria. Akala ko na kinakendi ka. Hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang magsalita dahil oras na bumuka ang kanyang dibdib ay baka mapahagulhol lang siya sa sama ng loob. Nang makakita na siya ng 2 kandila at posporo, ay kaagad na siyang lumabas ng kusina. Dumaretso siya sa sala kung saan naabutan niyang masayang nag-uusap ang mami niya at si Ninang Heart. Pero biglang napahinto ang 2 sa pagkukwentuhan nang makita siya. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ng mami niya. Lumapit ito sa kanya kasama si Ninang Heart. Hindi niya pinansin ang mga ito. Sinindihan niya ang kandila saka lumuhod sa harap ng mga ito. Ginawa uli niya ang parusang iginawad noon ni Lola Mayet. Ang parusang iyon ang naisip niya para parusahan ang sarili. Ano ba, Mads? Saway ng mami niya habang hinihila ang kanyang braso para patayuin siya. Pero nagmatigas siya. Anong nangyari sa'yo, iha? Puno ng pag-alalang tanong ni Ninang Heart. Please, tumayo ka dyan. Ayoko po. Matatag na tugon niya.
Sorry po, pero nakikiusap ako sa inyong dalawa na itigil niyo na po to. Natigilan ang mga ito. Parang hindi naunawaan ang gusto niyang sabihin. Mahal ko po si Harbs. Pag-amin niya, pero kasabay niyon ay ang paghagulhol. Pero hindi ko po kayang ipagpilitan ang sarili ko sa kanya para pakasalan niya. Diyos ko po! Bulalas ni Ninang Heart. Hindi ko po kayang pakasalan ang lalaking hindi naman ako mahal. Lalo pang lumakas ang paghagulhol ni Madeline. Pakiramdam niya, dinig ang boses niya hanggang sa labas ng kanilang bahay. Madeline! Parang biglang nanghina ang mami niya, kaya naman bigla rin itong napaupo sa sahig. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pagsusumamo niya. Itigin niyo na po ito. Hindi ko na po kaya. Ang sakit-sakit na po. Tama na, tama na. Pag-alo ng mami niya. Titigil na kami. Wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak kahit sinabi na ng mami niya na titigil na sa kahibangan ang mga ito. Maski si Ate Gloria ay lumapit sa kanya at hinaplos-haplos ang basa nitang buhok. Awang-awa ang mga ito sa kanya. Pero mas naaawa siya sa sarili.